Karapatan ng bawat Pilipino ang isang malinis at malusog na kalikasan. Ayon sa Section 16, Article 2 ng Constitution, dapat protektahan ng Estado at isulong ang karapatan ng mga mamamayan sa isang balanse at malusog na ekolohiya. Subalit sa loob ng napakahabang panahon, ang Pilipinas ay isang tampok na lugar para sa mga mapanirang proyekto at industriya na pagmimina, pangangahoy, pangingisda, at mga plantasyon. Ito ay nagdulot ng malawakang pagkasira ng kalikasan ng ating bansa at kasabay nito ay ang pag-atake sa mga tagapagtanggol ng kalikasan o environmental defenders. Ang mga environmental defenders ay kinikilala sa ibang mga bansa bilang mga individual o organisasyon na pumoprotekta sa karapatang pangkalikasan ng mga tao. Sa Pilipinas, maraming mga maituturing na environmental defenders, subalit hindi pa sila formal na kinikilala ng ating gobyerno. Ang kawalang pagkilala na ito ay mababakas mula sa sunod-sunod na atake sa kanila nitong mga nakaraang taon. Ayon sa datos ng Kalikasan People's Network for the Environment, 272 na environmental defenders ang napatay mula 2001 hanggang 2019 dahil sa mga hidwaan kaugnay sa kalikasan. 48.2% sa kanila ay may karanasan sa agrikultura at 33.81% sa kanila ay mga katutubo. 54.4% ng pamamaslang ay may kinalaman sa mining, sinundan ito ng mga kaso kaugnay ng agribusiness plantations na binubuo ng 25.4% at mga tagapagtanggol ng kagubatan na binubuo ng 17.3%. Halos kalahati ng mga kaso ay nakitang nakakawing sa mga militar at paramilitary ng gobyerno. Nakita rin na kasabay ng mga atake sa mga kritiko at aktivista ay tumaas din ang mga kaso ng red tagging, harassment, vilification, at pananakot sa mga environmental defenders na mas pinalalapan ang pagsasabatas ng anti-terrorism law. Kung ang mga tagapagtanggol ng kalikasan ay dinadahas at pinapatay, lalong nagiging vulnerable ang ating kalikasan sa mas malawak pang pandarambong at pagkasira, kung kaya naman kailangan silang protektahan ng Estado. Mula rito, ang iba't ibang mga makakalikasang organisasyon, kasama ang ilang mga kongresista, ay binuo ang House Bill No. 8170 o tinatawag ding Environmental Defense Bill na naglalayong kilalanin at protektahan ang ating mga environmental defenders. Kinakatawan ng bill ang mga importanteng probisyon ng konstitusyon, pati na ng mga kasunduang pandaigdig at mga lokal na batas. Nililinaw ng bill na ang pagprotekta sa mga environmental defenders ay tungkuling pangunahin ng gobyerno. Sa ikalawang kabanata ng bill, nilalahad lahat ng mga karapatang pangkalikasan at pati na rin ang mga karagdagang karapatang ibinibigay sa mga environmental defenders. Kabilang sa mga ito ang karapatan na malayang pamamahayag, karapatan sa impormasyon, karapatang makisali sa mga pagdedesisyon sa mga usaping pangkalikasan at mga karapatang nagbibigay proteksyon sa kanila mula sa mga pisikal at legal na atake. Tinatalakay naman sa ikatlong kabanata ng bill ang tungkulin ng gobyerno na respetuhin at pangalagaan ang mga karapatang pangkalikasan at mga environmental defenders sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaukulang pansin, rekurso at mga programa. Sa ikaapat na kabanata ng bill, inilalahad ang mga remedyo na maaaring gamitin ng mga environmental defenders upang mas madali nilang magawa ang pagprotekta sa kalikasan. Kabilang sa mga remedyo na nakasaad sa bill ay ang pagpapadali sa akses sa impormasyon, pagtatayo ng Multisectoral Environmental Defense Council, at ang pagpapatibay ng mga ahensya ng gobyernong tutugon sa mga kasong kaugnay sa mga environmental defenders. May mga karagdagang proteksyon para sa mga saksi ng mga krimen, kaugnay ang mga environmental defenders sa ikalimang kabanata. At nakasaad naman sa ika-anim na kabanata ang mga parusang pagkakakulong at multa sa mga lalabag sa mga nakasaad sa bill na ito. Kung maisa sa batas, ang House Bill 8170 o Environmental Defense Bill ay magbibigay ng isang matibay na proteksyon sa mga environmental defenders at magbubunga ng mas malakas na proteksyon sa kalikasan. Sa kasalukuyan, ang bill na ito ay nakapila pa rin sa Kongreso, kung kaya naman mahalagang suportahan ito hanggang sa maipasa. Bukod sa pagsuporta sa bill na ito, maaari nating tulungan ang ating mga environmental defenders sa pamamagitan ng pag-alam sa kanilang mga istorya, pagpapatigil ng mga pag-atake sa kanila, at pagsuporta sa kanilang mga kampanya laban sa mga mapanirang proyekto ng pagmimina, plantasyon, reklamasyon, at iba pa.